Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, sa ginawa ngang imbestigasyon nitong si Rigor ay hindi niya namalayan na ang kanyang paboritong anak na si David ay isa pala sa mga sindikato. Dahil umalma nga itong si Suarez na minakalap umano siyang balita na kabilang umano ang isa sa anak ni Rigor na si David Di Magiba sa nakaraang raid na nangyari dahil nga nakalap nila ang ID ni David sa lugar kung saan nangyari ang raid. Sinabi naman ni Rigor na baka nagkakamali lang sila dahil abala umano sa trabaho ang kanyang anak. Kaya naman imposible umano ang sinasabi ni Suarez. Ngunit napangiti na lang itong si Suarez na may halong pang-aasar kay Rigor. Sa kabilang banda, sinabi na nga din ni Colonel Suarez kay Rigor na nagising na ang dalawang miyembro ng Red Phoenix. Kaya naman dali-dali ngang magpapaalam si Rigor kay Colonel Suarez upang pumunta sa ospital kung nasaan nga si Roy upang tanungin sa binubuo nilang kaso. Samantala, habang kausap nga ni Rigor itong si Roy ay hindi siya makapaniwala sa sasabihin ni Roy. Tinanong nga ni Rigor kung namukaan niya ba kung sino ang tumambang sa kanila. Ngunit saad ni Roy na hindi niya umano nakita ang mukha nito dahil naka-helmet. Ngunit may isang tao umano siya nakakilala at natatandaan na sangkot sa mga sindikato. Dito nga ay bigla ang kinabahan si Rigor dahil sinabi ni Roy kay Rigor na kung hindi siya nito tutulungang makatakas ay isasama niya sa kulungan ang anak nitong si David Di Magiba dahil isa umano si David sa sangkot sa mga sindikato. Parang ang nabuhusan ng malamig na tubig itong si Rigor sa mga narinig niya kay Roy. Maging si Mando nga ay hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Roy. Ngunit mukhang naniniwala nga si Mando sa sinasabi ni Roy lalo pat nakita niya sa lugar ang ID ni David kung saan nangyari ang raid. Hindi nga inaasahan ni Rigor ang mga nalaman niya kay Roy. Kaya naman agad na tinanong ni Rigor itong si Roy kung sigurado ba ito sa mga sinasabi niya. Ayon kay Roy, siguradong sigurado siya sa kanyang mga nakita at sinabi dahil ilang beses niya pa umano itong nakaharap bago mangyari ang raid. Kaya naman windang na windang itong si Rigor sa kanyang mga narinig at hindi makapaniwala na si David ay sangkot sa sindikato. Napaisip nga si Rigor na tila tama ang sinasabi ni Colonel Suarez. Agad naman tinawagan ni Rigor si David at tinanong kung nasaan ito. Sinabi naman ni David na nasa trabaho siya at nasa Cebu umano dahil may kliyente umano siya sa Cebu. Agad naman sinabi ni Rigor kay David na umuwi na ito dahil meron silang pag-uusapan. Dahil meron umano siyang nalaman tungkol nga raw sa trabaho ni David na siya namang ikinabigla ni David. Dahil batid niyang may nalaman umano ang kanyang tatay Rigor sa mga ginagawa niya. Dali-dali ngang nagpaalam si David kay Olga na uuwi muna sa kanilang bahay sapagkat hinahanap umano siya sa kanila. Samantala dito naman pinagbawalan muna ni Ramon itong si David na bumalik ng Quiapo. Sapagkat si David nga raw ang magpapatakbo ng kanilang negosyo, ayon pa nga kay Ramon na siya naman umano ang tunay na ama ni David at isa umanong tunay na Montenegro itong si David. Kaya nararapat lang na matutunan ni David ang lahat ng kalakaran sa kanilang negosyo. Samantala sa pag-uwi nga ni Rigor sa kanilang bahay ay agad niyang tinanong si Camille kung ano ba talaga ang tunay na trabaho ni David. Ngunit sinabi ni Camille na maging siya umano ay walang alam sa kung ano ang totoong trabaho ni David. Dahil tuwing tatanungin niya umano itong si David tungkol sa trabaho nito ay nagagalit ito. Maya-maya pa ay agad na hinalungkat ni Rigor ang mga gamit ni David. Kaya naman pagbukas ni Rigor sa cabinet ni David, dito nakuha ni Rigor ang mga kasagutan sa kanyang tanong. Sapagkat pumungad sa harapan ni Rigor ang limpak-limpak na salapi at may kasama pang baril. Kaya naman napaisip si Rigor kung saan nakuha ni David ang pera at baril. Dito nga ay mas naniwala na si Rigor na sangkot si David sa sindikato kaya posibleng totoo nga ang mga sinabi ni Colonel Suarez. Kaya naman halos hindi mapatawad ni Rigor ang kanyang sarili dahil sa pagiging kampante niya kay David. Kahit na binalaan na siya ni Tess at Tinding noon sa kung ano ang ginagawa ni David. Dahil buong akala nga ni Rigor ay isang mabait na bata si David at marangal ang trabaho nito. Kaya naman mga kapamilya, pakaabangan natin kung ano ang magagawa ni Rigor sa kanyang paboritong anak na si David. Dito lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPG's Batang Quiapo.